What case can my friend file in court against his wife for forging his signatures and hiding the mortgage of their house and lot for 10 years until the subject properties have been foreclosed by the bank and for selling all their properties in the Philippines without my friend's knowledge? Ayun, ako Attorney Mike, nandiyan ka ba? Oo. Hi, yes. Oh. Ayun. Naku, mag-away, mag-asawa to. Kaya ka nga. Medyo malalim. Oh. Naku, bakit una kong tanong dyan. Ang una kong tanong nung nabasa ko yung katanungan ni Rex, baka Attorney Mike, hindi na siguro nagsasama yung mag-asawa. Kasi kung nagsasama, parang medyo mahirap po remedyohan, no? Kung nagsasama, tapos all those years, hindi mo alam na finorge, no? At isinanla na pala yung mga properties niyo. So, I would assume, no? Although hindi sinabi sa facts, no? Pero mahirap po kasi kapag nagsasama, kung paano mo gagawin na irereklamo mo yung asawa mo kung nagsasama kayo, parang hindi ata mangyayari yan. Pero kung hindi nagsasama, baka yun, pwede siguro, yeah, Attorney Mike, ano bang pwede mangyari? Mm-hmm. Oo, kung hindi nagsasama na itong mag-asawa na kaibigan ni Rex, yung asawa. Oo nga, na very concerned itong si Rex, no? Sana ho tala at nating mga kaibigan ay ganyan. Opo. Yung nangyari is ano eh, no? Forgery ho yung pwede nating maisabi dito or yung kaso, no? Pero sabi nga ho ni Attorney M, mahirap-hirap po to kasi lalo na mag-asawa sila, no? Mm-hmm. So, yung ho kasing una-una ho nating prinsipyo dito, ang criminal case ho is something na very technical in a way that we have to the person na nagko-complain ho is dapat ma-prove po niya to the level na proof beyond reasonable doubt po yung tawag doon, no? Mm-hmm. Na makapaghain sa ng ebidensya na talagang no doubt na nag-forge, no, yung ito nga nasasabi nga ho is yung asawa na di man nung nag-forge nung documents ho, no. So kung hong tanong lang naman is anong kaso ang pwede nating ma-file, and hindi naman pwede hong maging forgery to, and part of it is baka may pagka-estafa din kasi baka may unjust enrichment yung ano ho, no, yung asawa niya. Kasi mabigat-bigat itong mga kaso na to, Attorney Mike. Oo. Mabigat yun. Kasi ano siya eh, baka kasi siyempre yung pong ginawa niya is minor gauge. No? Ibig sabihin ko, nangutang siya ng pera. Mm-hmm. Diba? Nangutang siya ng pera at ginamit na mortgage ho yung kanilang properties, no? Mm-hmm. Eh ibig sabihin nakakuha ng pera din yung asawa na hindi rin alam nung ano. Oo, nung kaibigan ni Rex, 'di ba? So baka ho dalawa na ho yung nangyayari diyan, no? So pwede ho siyang forgery and or yung ano po natin, estafa case ho natin, no? So yun, medyo mabibigat po yun. Mabigat, at nangangailangan ng matindihan na ebidensya yan, no? So maganda rin ho na maging guided ho tayo ng ating mga abogado. Pero at ngayon pa lang ay mag-ipon na sila ng ebidensya, and malamang sabi niya nga Attorney M, baka nga hindi ito nagsasama, o baka kung man nagsasama sila, baka ito na yung mitsa. Ito na. Sa totoo lang. Oo. Uh-huh. At saka diba, I mean talagang ang hirap, napaka-sacred ng pagtingin ng ating mga batas, no? Kapag ka mag-asawa, no? Pag marriage ang pinag-uusapan, no? Napakahirap talaga. In fact, di ba, in criminal cases, you are not allowed to testify against your spouse, yes, no? So, hindi pwede talaga. Pero yung civil aspect, kasi ito kasi parang sa civil aspect naman, Attorney Mike, no? Kung halimbawa ayaw niya talaga, pwede namang ipa-void niya, pa-declare niyang void, no? Yung mga na-enter na contracts ng kanyang asawa kung saan finorge yung kanyang signature. Kaya lang kung ganun po, later on, syempre, kung pina-void, sasabihin mo na finalsify yung iyong pirma ng iyong asawa, no? Kung na-annotate yan sa titulo, papaalis mo yung annotation. So that's another process you have to go through. And syempre, yung mga nadehado din, yung mga pinag-utangan ng asawa mo, yung pinagsanlaan, no? Kung ano man yan. Oo. No? So, baka sila din magkaroon ng cause of action against your wife, hindi lamang ikaw. So, naku, patong-patong na problema yung ginawa ng asawa mo. So, ikaw, if you're willing for that to happen to your spouse, no? Oo. Medyo... Kaya nga sabi mo, Attorney Mike, eto na ang mitsa kapag nangyari ito. Kasi hindi lang ikaw yung magkakaroon ng cause of action, but yung mga tao na disgrasya, kumbaga na dihado ng ginawa ng mga actions ng asawa mo by forging your signature, no? So, syempre, mananatili yan kung gusto din nilang kasuhan yung iyong asawa, di ba? So, yung pag ikaw na pagpapadeclare mo ng void nitong mga transactions na ginawa ng iyong asawa, ay magiging ebidensya din laban sa iyong asawa na pwedeng gamitin ng ibang tao
tao laban sa kanya. Correct. So Abo. Talagang mabigat at patong-patong. Pero nevertheless, kung ganun nga ang mangyayari, Attorney Mike, yun nga, kagaya nung diniscuss po ni Attorney Mike, pwedeng forgery, pwedeng falsification pa, Attorney Mike, siguro. Pwede ring estafa. Mm. Ako, ang dami. That is on top of other cases na pwedeng i-file ng ibang tao sa asawa mo. Yes. No, na pinagsanglaan niya, pinag-utangan niya, tapos madideclare palang void yung kanyang sinanla, no, yung mga pinag-utangan. Ako, katakot-takot na kaso po yan.